Department of Agrarian Reform, Central Office sa Quezon City. Ngayon po ay araw ng Lunes, 26 ng Hunyo, taong 2022. Of course, Director Cleon Lester Chavez ng Public Assistance and Media Relations Service ng Department of Agrarian Reform. Tayo po ay papanood ng live sa official Facebook page ng Department of Agrarian Reform ng @dargovph. At gayon din po sa iba't ibang tanggapan ng Department of Agrarian Reform sa buong Pilipinas. Ngayong araw na ito, kasama po natin ang ating mga kasama sa media, mga patid natin sa media dahil nagpatawag po ng isang press conference ang ating kagalang-galang nakalihim ng Department of Agrarian Reform, walang iba kundi si Secretary Bernie F. Cruz. Ang tanong po natin dito, kaya po ba, posible po ba, yung 20 pesos per kilo na bigas na ating pong inaasang-asang para sa ating mga kababayan at ano po ang magiging papel ng Department of Agrarian Reform para maating po yan ating adhikari na yan. Para po sa kanyang paunang salita, narito po ang ating kagalang-galang nakalihim, Secretary Bernie F. Cruz. Nakasama po ang lahat ng ating mga undersecretaries, assistant secretaries, at bureau at directors dito po sa Department of Agrarian Reform. Magandang umaga po, Secretary Cruz. Hello. Magandang umaga po sa ating mga kapatid sa media. No? Mula po noong nagsalita ang President-elect natin, si President Bongbong Marcos, na ang bigas ay pwedeng maging 20 pesos per kilo, no? Para sa ating mamamayan. Ang Department of Agrarian Reform ay nag-create ng committee, ng grupo. No? Ang pinangungunahan nila Yusek Ero, nila Director Garesa, no? Para po pag-aralan yung ating kung kakayanin ba talaga na magkaroon ng 20 pesos na bigas para sa ating mga mamamayan. Inilunsad po namin yung ang tawag namin ay programang benteng bigas para sa mamamayang Pilipino. So, ngayon po, napag-aralan natin at sa ating pagsusuri at pag-aaral na kakayanin po sa pamamagitan ng aming programa na Mega Farm. Katulad po ng sinasabi natin dati lagi, no, na nung nagsimula po na mag-distribute tayo ng mga lupa, yung productivity, commercial productivity po ang ating medyo naapektuhan at hindi nabigyan ng pansin. No? Naging subsistence farming po tayo. Kaya medyo kinabos tayo ng supply ng bigas. Naging mahal po ito para sa ating mga magsasaka. Pero pag meron po tayong programa na maayos, muli pong magiging commercially viable yung production ng ating bigas, no? Sa pamamagitan ng pag-organize dun sa ating mga farmer beneficiaries at diretso na matutulungan natin sila at may inganyo na mag-produce ulit ng palay. Upang sa ganun, ma-achieve natin yung 20 bigas, no? 20 pesos na bigas. Nagkataon po din na 34th anniversary na ng CARP. At yun po ay ating dapat pagtuunan ng pansin. Napakalaki na po ng napamigay natin ng mga lupa. Pero kung paano magiging productive, hindi po natin nabibigyan ng gaanong tugon yung mga lupang napamigay natin sa mga farmers. At yun po ay dapat natin mabigyan ng pansin at mapagtuunan ng importansya. So, yun po ang ating CARP anniversary, 34th sa June 10. At ating yung sinimulan ni President Marcos 50 years ago, it's the 50th year then by September, yung PD 27, Presidential Decree 27, na nagsimula ng lahat ng agrarian reform dito sa Pilipinas. Si President Marcos po yun, at ngayon sana sa term ni President Bongbong Marcos naman ay maiayos na at matapos na po itong programang sinimulan ng kanilang tatay. Iniimbitahan din po namin sila doon sa anniversary, sa June 10,
sa CARP anniversary yung ating President-elect para nang sa ganon madiscuss namin thoroughly sa kanya kasama yung ating lahat ng opisyalis ng DARC kung paano isasagawa yung ating benteng programang benteng bigas para sa mamamayan. So maraming salamat. Good morning po. Sina Yusek Ero po ang magbibigay ng mga detalye. Kung may mga katanungan later on, si Yusek Ero at si Yusek Dave, si Yusek at si Director Garesa ang magbibigay po ng mga ilang detalye. So Yusek Dave? O gusto niyo muna magbigay ka muna tapos sa kasi naman. So yung kamukha nga, magandang umaga po sila, good morning daw. Mukha nga po nang sinabi ng ating mahal na kalihim sa programang Benteng Bigas para sa mamamayan o yung PBBM, achievable yung sinasabi ng ating President-elect Bongbong Marcos na 20 pesos a kilo ng rice. No? Itong mega farms na pinakamit natin, concentration ho nito, malalaking hektare ng lupain, ito fully mechanized, tapos lahat ng nilis at available technology, ipapasok po dyan, so magkakaroon ng massive production. So that, ang ultimate goal niya is to satisfy yung ating food security or food self-sufficiency at saka yung income ng mga farms ay tumaas. Now, under this program, ito na nga yung PBBM, yung programang Benteng Bigas para sa mamamayan. Bali, ang prototype namin po rito ay 150 hectares. 150,000 hectares na lupaing kapalayan. Ano? Out of 150,000 hectares na yan, if fully mechanized mo yan, check na magkakaroon ng massive production, lalabas ka na magkakaroon ka ng hulang maabot na 23-something million na sabihin natin kaban ng bigas. So that sa isang 150,000 hectares na lupain, natatanong natin ng palay, ang makukuha maaari nating mapakain dito sa halagang 20 pesos na ay maabot ng 9 million. Now, right now, ang ating irrigated land ayon sa NIA, National Irrigation Administration, meron tayong sinatawag na 1.2 irrigated lands sa kasalukuyan sa buong Pilipinas. Ano? Mostly ito sa Central Luzon at sa Cagayan Valley region. Now, kung 150,000 hectares lang ang pwede nang gamitin at mapapakain mo yung 9 million na mga tao, what more kung itatap natin ang 1.2 million irrigated rice land? Aside from 1.2, meron tayong 2.3 pa na irrigable lands, meaning we can tap that also. Lagyan natin ang patundig yan, all the more na magkakaroon pa ng massive production kung ipapailalam mo yan sa programa natin ng programang BBM. Right now, as per press release of the Philippine Statistics Authority, meaning December 2021, ano, sa first half pa lang ng 2021, lumalabas pala ang ating poverty line ay sabi natin 26.1%. So meaning, pag translate nyo po yun, lumalabas po na ang magiging Pilipino na naghihirap, na kailangan ng pagkain at iba pang basic needs ay maabot ng 24 million. I'm sorry, 26 million Pilipinos. Now, pero kung ang pagkain lang ang kailangan, lumalabas, meron tayong 10.54 million. Kung pagkain lang ang kailangan ng Pilipinos. Meaning, ito yung mga below poverty line. So that, kung i-compare mo yon doon sa ating programa na PBBM, programang Benteng Bigas para sa mamamayan, lalabas kayang-kayang pakainin itong 10 million na ito sa loob ng isang taon. So basically, yun po yung programang Benteng Bigas para sa mamamayan. So, doon po na umiikot ito na. Maraming salamat po. Director Garesa, meron ka bang gustong i-dagdag? Okay na? So, katulong po din natin dyan sa pag-oorganisa ng mga ARBs para masali sila dito sa programang ito. Si Asek Melabel Cristobal,
sila po yung in charge dun sa aktibong pag-organize ng ating mga farmer beneficiaries, no? Para maisama sila dito sa programa nito. Madam Secretary, magandang umaga po. No, dahil nga pinaliwanag ng aming pinaliwanag ng aming undersecretary, no? Na ipagbigay na naman yung farm plan at programa. Yung aming sektor naman, kami po ang talagang nakatutok sa pag-organisa, hindi lamang ng mga individual agrarian reform beneficiaries namin, kundi pati yung aming binubuo namin into organizations, cooperatives, at yan ang magiging daan para maabot natin yung tinatarget natin mag-cluster farm, no? Dahil alam na rin natin, ang productivity, pag mas malaki magkabuo, mas malaki at mas marami. Siyempre, kaakibat dito, kailangan ang groundwork natin in terms of values formation, no? Para ma-develop natin sila, hindi lamang bilang magsasaka and product producers, but rather also effective managers of their farms. Effective managers and then entrepreneurs. Kasi kung walang ganong pagbubuo, pagbabago ng mindset, mananatili tayong, mananatili yung pagtingin sa pag, yung maliit ang produksyon. No? Kung tayo ay nag-aambisyon na lumaki ang produksyon, pati ang pananaw, pagtingin, at pagiging attitude ng ating mga magsasaka towards production and farm productivity has to undergo a change as well. Kaya kailangan magtapat at magsalubo ng efforts ng gobyerno sa taas at ang efforts ng mamamayan also through government interventions pagdating sa organizing, training, values formation para ang direksyon matutok towards productivity growth, no? Massive productivity. Siyempre, katapat-katapat dyan, inaasahan din natin ang alignment ng ating economic strategic plans towards agriculture. Dahil lahat ito, kailangan kabuuan talaga ang pagharap ng efforts both from government, from the individual, from the farmers. At yan po ang nakikita namin na magiging role ng aming sektor through the INDA Department of Agrarian Reform. So maraming salamat. Maraming salamat, Asset Milaber ng Support Services Office. Ngayon, magsasalita naman po ng si Yusek Virginia Orogo ng Foreign Assistant para ikwento sa inyo na kung amin pong kinoconceptualize itong programa na to ay nagkaroon na po ng mga linkages sa mga foreign funding groups, no? At marami po ang nag-express ng support na kung kakapusin po ng pondo, eh willing sila na mag-suporta. So, Yusek Orogo. Good afternoon. Good morning, everybody. Siguro magandang simula ng ating bagong presidente, no? Si President Bongbong Marcos. Yung pangarap niya at pangako niya sa atin na maging 20 na lamang ang bigas para lahat ng tao maka-access dito. Pero siyempre, kakailanganin natin ang tinatawag nating pondo para ito ay maumpisahan. Sa departamento kasi, we will be needing yung 3 million na hectares na binanggit kanina ni Yusek Ero na pondohan ito. So yung local, yung ating local fund at saka siguro yung mga foreign assisted, no? O yung mga foreign non-funded na gustong ipondo yung ating programang ito. May inisyo na tayong pakikipag-usap sa ilang taga-JBIT, no? Japan Embassy, no? At saka dito sa tinatawag nating mga taga-Indonesia. They're interested sa agricultural ng Pilipinas, no? So, kung magtutuloy-tuloy po ito at magtutulungan po tayong lahat, especially yung aming departamento at yung ating kasalukuyang Pangulo, siguro po yung tinatawag nating programang 20, bentang bigas para sa mamamayan ay matutupad po sa panahon ngayon. So maraming salamat po at magandang umaga ulit sa atin. Okay, ganito siguro
Nasabi na natin yung mga dapat sabihin. Kung may mga katanungan, Sinubuksan na po natin ang ating bulwagan para sa katanungan o sa mga katanungan ng ating mga kasama sa media. Tinatawagan po natin si Ms. Shaila Francisco ng TV5 para sa kanyang katanungan. Ms. Shaila. Good morning po, sir. Ang tatanong ko lang po, by when do we expect na makakita na ng 20 pesos pag natuloy po yung project na ito? Hopefully po madiscuss namin with the president-elect, no? Political will po ito kasi hindi lang yung DAR, kundi mga national agencies po kailangan magtulong-tulong kasama yung local government para po ito maisakatuparan. Pero pag na-discuss po natin yung details with the president-elect, sigurado po na magkakaroon ng guidance within the next 6 months ay makikita natin. So within the, kung natuloy po ito, within the next 6 months, baka may makita na tayo at least na may mga 20 pesos sa merkado. Siguro po, first quarter next year, baka may makita na po tayo. Okay, last question po. Paano po pala yung process nito? So ang mangyayari po ba parang to 150,000 hectares, parang isa-subsidize natin? Kasi sabi natin ito fully mechanized forest. So masasubsidize po kaya siya bababa ng 20 pesos. Paano po yung galawan, proseso? Ang number one po is paano natin ibalik yung sinasabi ko nga po, kasi nung nagkaroon tayo ng CARB, hindi ba tayo nga ang nag-export ng bigas na nasukar na 34 years ago, pero ngayon parang tayo na yung nag-import. Ang dahilan po kasi niya, naging subsistence farming, hindi naging maayos yung pag-implement ng CARB, may kulang. Hindi naman natin sinasabi pero may kulang at kailangan natin yung isaayos ngayon. Kasi po, nasira yung ating commercially viable production. Before kasi, meron pong mga, yung nasa hasyenda yan, ano? Mga hasyenda, mga malalaking may-ari. Meron po silang research and development, meron silang capital, meron silang market. Yung pag-purchase nila ng mga inputs in bulk, so mas mura. Yung mga farmers natin ngayon, hirap kasi tingi-tingi. So marami nang dinaanan yan. So mahal talaga. So marami pong dapat na isaayos para po ma-achieve natin at ma-lower natin yung production inputs, yung mapababa natin yung cost of production. At the same time, maging mura naman na mabebenta dito sa ating mga consumers. So may mga details po na kailangan i-discuss at yung political bill po nakita namin with the president-elect, sana magtuloy-tuloy yun. At nakita rin namin na viable talaga, pwede po yung kanyang prediction na pwede yung 20 pesos per kilo yung bigas. Ang sunod po na katanungan ay manggagaling kay Ms. Clay Padilla ng TTV. Sundan ko lang po yung tanong ni Ate Shai kanila para lang po mas clear po yung sagot. Yung sa 20 pesos po ba, ibig sabihin subsidized po yun? Kumbaga, sagot po yung abono, yung petroleum products, ganun po ba? Hindi po necessarily. Ang nangyayari po, hindi ba katulad before, yung nangyayari, no? Yung NFA before, nung wala pa yung RCEP, yung Rice Tariffication Law, yung NFA before, i-import ng bigas at a higher cost para ibenta dito sa ating mga mamamayan at a lower cost. So, di ba, may mga, yun mismo may subsidy na siya, di ba? So, ang nangyayari doon, ang tinutulungan natin, yung farmers ng ibang bansa kung saan tayo kumukuha ng bigas. Bakit hindi natin iayos na matulungan naman natin yung ating mga farmers? Isang malaking halimbawa na lang po dyan is doon sa RCEP law, di ba? Mayroon po tayong sinasabi na yung kukuha doon sa importation ng bigas, ng taxes, ay dapat pumunta at maitulong natin sa mga rice farmers. Napakalaki po nun. Pag yun po ay naitulong natin talaga at direktang nakapunta sa mga rice farmers natin,
sigurado po tayo na yung 20 pesos na bigas eh, kasi malaki po yun. Ang tingin ko, ang sabi nila mga 80 billion yung a year yung nakolekta nila last year yata. So, kung meron po tayong gano'n, talagang sigurado ako matutuwa yung mga Pilipino farmers natin. Thank you, sir. Kay Attorney Error lang po. Sir, yung 20 pesos for retail po, ibig sabihin po magiging magkano po yung farm gate? Hindi, yun yung na 20 talaga. Sa study kasi, it can be 17 pesos, 18 or 19. Now, pag pinasa yun sa consumer ngayon, pag pinasa sa consumer ngayon yun, pwede kitake at 20 or even pa nga baka 1950, etc. Basta ang point, the point is, hindi tataas yun ng 20 pesos. Even ipasa sa retailer later on. Let's say, coming from the NFA, no? The NFA will buy the producer, no? Then, ipapasa ngayon sa mga sabi natin accredited na ano na NFA retail outlets, ipe-take siya ng 20 pesos. Dadagdagan mo na naman. Nung panahon ni President Marcos before, meron siyang mga programang katulad ng Masagana 99, merong Kadiwa system. No? So siguro si President-elect Bongbong Marcos, napag-aralan din niya yun. At binalikan niya yung ganong mga programa ng dating Pangulo, kaya po malakas ang loob niya magsalita na kaya yung 20 pesos na bigas. So, siguro kailangan lang natin balikan yung mga programa before. Thank you po. Sir, nakita ko kasi parang may mga computation na kayo kung ilan yung yield, ganyan. If ever po ba, magkano po yung bondo na kakailangan for 150,000 hectares po? Director Garesa, gusto mong sagutin mo? Magandang umaga po sa ating lahat. Ang total capital for 150,000 kung kailangan i-subsidize ng government ay umaabot siya ng around 11 million. Around 12 billion pesos subsidy to 150,000 hectares. And preferably, kung sakasakaling implement ito ng ating presidente, then it can be taken from the different agencies na mayroon na talagang pondo para sa agricultural production natin. Sir, last question na lang po sa akin for Secretary Bernie. Kasi parang nabanggit na po ni Secretary Dar mga few weeks ago na parang medyo yung 20 pesos sa farm gate siya, hindi sa retail. Nag-usap na rin po ba kayo ni Secretary Dar regarding this program po? Thank you. Tungkol po dito sa programa na to, sinasabi ko nga po, kailangan magtulungan yung mga agencies, no? Hindi pa po kami nag-uusap tungkol dito, pero pinag-aralan po namin ito. Kasi kung matatandaan nyo, ang hindi po devolve ang DAR. Kami po directly nakikipag-relate sa mga farmers nationwide. Ang DA po is devolve. So hanggang regional level po yung kanilang the rest local government appointed na po kasi. No? So parang nakikipag ano na lang sila. Pero kami detalyado hanggang mga farmers, sabi nga ni ASEC Melabel, meron po kaming mga organization ng farmers at alam namin yung mga detalye kung ano yung mga pangangailangan ng mga farmers namin at ano yung mga makakatulong sa kanila para magkaroon ng ganitong klaseng programa upang ma-achieve natin kung ano po yung sinasabi ni President-elect Bongbong Marcos. Ang sunod po na magtatanong ay si Alan Gabus ng GMA ECWD. Good morning po, Secretary. Hello? Hello po, ayan. Secretary, may kaugnayan yung tanong po dun sa last question dito si Clay. A few weeks ago, sinabi ni Secretary William Dar na
bala po yung 20 pesos. Kasi, ang sinasabi niya, 19 pesos ang bili ngayon ng NFA sa mga magsasaka. At ang isa sa pwedeng option na pwedeng mangyari ay ibalik ang mga retailers ng mga NFA para makapagbenta ng 27 pesos. Kasi from that 19 pesos, actually, magandang presyo na yun kung ipukumpara dun sa mga trader. Pwede raw umabot talaga hanggang 20 pero yung bilihan pa nila. 27 pesos, talagang yun, malaki din yung subsidy ng gobyerno pag binenta yun. Hindi nila nakikita na mangyayari yung 20 pesos kasi nga, mahal yung pataba, yung urea, number one. Pagkatapos, may problema din sa binhi, although may pinamamahag yung binhi, hindi naman lahat nakakakuha. At yung sa, actually, yung sa 19 pesos ay meron pang percentage na requirement yan yung para na siguro mabili yung kanilang mga palay ng mga pagsasaka. Pagkatapos kayo, ito, binabanggit nyo, kaya duwapon yung 20 pesos na mga bigas, grain pack, mismo Department of Agriculture, sabi nila, ang kakayanin lang ay 27 pesos para sa NFA. Opo. Ang katulad ng nabanggit namin kanina, sinasabi po siguro ng Department of Agriculture, kasi po, based doon sa actual experience ngayon. So, parang subsistence farming pa rin. Support sa farmers yung pagbili ng NFA, pero hindi sila organized, hindi commercially inaayos yung production. So, individual farmers po yung nakaka-relate. No? So, pag ginanon mo po kasi talaga, hindi achievable yung 20 pesos. Pero pag ginawa mo sila, yung sinasabi nga namin, mega farm, ika-cluster mo sila para maging commercially viable. Pati yung pagbili ng mga inputs, pagbigay ng mga bili, pag-mechanize ng farming, kaya po natin. Pinag-aralan po namin yon in consultation din po, kasi gusto rin namin talaga na yung ating mga farmers ay kumita, hindi po at the expense ng mga farmers. So, kikita po yung ating mga farmers at the same time, mapapababa natin yung presyo ng bigas. Okay. So, if in case subsidize po yung pataba, yung hindi, at the same time, siguro dun sa makinarya na binabanggit nyo ay baka may fuel subsidy din dahil kasama rin yan sa kinukonsidera ng mga magsasaka. Baka magkano po yung bilihan ng palay sa mga magsasaka kung sakasakali dun sa 20 pesos po na binabanggit. Apo, ini-discuss nga po namin lahat nitong detalye sa interagency with the President-elect para ma-discuss namin at ma-implement. No? Katulad po nung sinasabi ko kanina, kaya-kaya po natin ito kasi doon sa Rice Tarification Law, yung mga lahat ng makukolekta na tax doon sa importation ng bigas, di ba? Sabi ko nga, yung last na ano nila is mga 18 billion. 18 billion. Diba? So pagka ginamit mo yun, purely para dito sa production na to, para dito sa programa na to, definitely, baka nga hindi lang 20 pesos yung achieve natin. At ang target po naman ng DAR, ang directly matulungan natin yung farmers, at mabigyan natin ng pagkain or 20 pesos na bigas yung ating mga mahihirap na mamamayan. So eventually, yun lang po yung muna yung initial at unti-unti i-increase natin. Yung sinasabi nga nila Yusek Ero, for example, pagka nadagdagan natin yung productivity kesa dito sa mga nauna pa lang namin na study, pag na-increase natin gradually, lalaki pa yung ating production. So, yun po. Last question na lang po sa akin. Paano nyo na-compute itong 142 na kabans? Kasi, alam ko po, per hectare to eh. As per sa mga magsasaka sa Department of Agriculture po, right now, ang kasalukuyan na naaani kada hektarya ay nasa naglalaro lang sa 84 hanggang 100 na kabans. Yun ay pag- kada hektarya o yung pag-uusapan doon natin. Paano yung napag-view itong 142? Director Gereza.
Actually, kung titingnan mo, that is the average production. No? In fact, sa record ng DAE, umaabot nga siya ng mahigit na 140 kabans per hectare. Ito po at 42 kilograms per kaban. No? And ito po ano siya, based on the production data that we have and estimates from the projected, because of the technology that we have, that the DAE is now developing, umakyat pa nga sa more than 140. So we only got the average in this competition po. Thank you po. Ang sulod po na magbibigay ng katanungan ay si Mr. Charlie Manalo ng Manila Standard. Tayo po ay nagpapaikot ng mga papel para po may makapagpila po ang ating mga kasama sa media. Pakilapit lamang po kay Felix. Hindi na po magtatanong si Mr. Charlie. Tinatawag po natin si Ms. Bernadette Reyes ng GMA News. Pakilista po yung mga pangalan. Felix, pakikuha yung mga pangalan nyo sa magtanong. Ako, sir, pasensya na po ha for pushing the issue. Pero ano-ano po yung eksaktong mga isa-subsidize or kaya pong isa-subsidize ng DAR together with the mega farm programs? Baka po pwedeng ma-specify kung ano yung possible na ma-expect. Opo, as it is, no, nagpapasalamat po yung mga farmers dun kay President Duterte. Nagsimula po siya nung libreng irrigation. So hindi na sinisingil yung irrigation. No? Lagi po yung DA, no, namimigay po yan ng fertilizer at binig. Pero yun nga po, sana directly yung coordination with the farmers. At the same time, yung R&D, yung research and development. Alam mo po, pagka hindi mo talaga tinutukan yung productivity, wala kang soil testing, no? Yung input, yung mga input na binibigay ng mga farmers, nakikigaya-gaya na lang yan eh. Hindi nila, hindi na so soil testing, tapos bibili ng fertilizer. So, minsan, baka sobra na, baka hindi yun yung kailangan ng fertilizer. So, kailangan mo talagang organized farming. Yun po yung sinasabi namin, commercially viable dapat. Katulad nung paano pinag-produce dati yung mga hacenderos. Talagang teki na po ngayon eh, no? Pati yung pagtatanim po. Meron po kasi kaming ini-experiment dyan sa Tarlac. Yung pagtatanim po, hindi na yung natural ano na pagtatanim. Drone na po yung ginagamit eh. Nagtatanim po yung mga farmers na sinusupport namin dyan sa Tarlac. Drone na yung ginagamit nila. So mabilis, maayos. So marami pong mga dapat na hindi lang yung sa subsidy. Maraming kailangang i-improve doon sa pag-produce para po mapababa yung cost of production. Sir, ang nabanggit po kanina is first quarter of 2023. Baka meron ng 20 pesos. But DAE is saying po na baka in the next few months, tumaas yung presyo ng bigas because of the possible na pag-uun ng mga rice cartel, importation ba ng other countries in light of the looming food crisis. So parang medyo may disconnect lang po, sir. Baka po magkaiba yung tinitingnan namin ng mga parameters ng DAE. Kami po kasi nakasentro kami kung paano namin tutulungan yung ating mga farmers, yung ating mga binigyan ng lupa, paano natin sila matutulungan at makapag-produce po sila ng katulad ng sinasabi ni President-elect BBM, para naman matulungan natin yung mahihirap nating kababayan dito sa mga cities, mga kalunsuran, na makabili ng mas murang bigas without sacrificing po yung kita nitong mga farmers natin. Matagal na po natin itong inaayos, matagal na po namin itong ginagawa. Si Yusek Tero, may dadagdag po siguro. Second to that, is kasi ang farmers namin, so we can go directly to them and the DA. Kasi organized in the sense na tayo naman, ang pamanan, pamamagitan ng DAE, nagbigay ng lupa doon. Now, not necessarily subsidized. No? We have other studies, it can be an arbolet. Yung arbo namin, isipin, Agri-Reform Beneficiaries Organization, no? Can be arbolet.
can be a loan coming from government institution, iloloan ng farmer. Then there will be a restructuring of the loan to the point na ano, but the point is, i-mechanize mo siya, et cetera, para to come up with the 20 pesos, no? It can also be an investor. Pwedeng yan lang sa other investors. Then lastly, siya sabi ni Secretary nga, it can be convergence na other ano other agencies will be incorporated. Now, pwede rin naman na ginagawa na namin, kaya lang malitang lang na production, pwede rin naman na sa pondo ng TAN, manggaling mismo. Kung sakali. Kaya nga sinasabi nga lagi namin, yearly, 700 million lang ang pondo namin for support services. Compared to Department of Agriculture, which is 80 billion. Samantalang mas malami, direktang farmers ang tinutulungan namin, unlike DA. With due respect sa Department of Agriculture. So, kakayanin po talaga. May dudugtong lang po. Ha? May experience po kami mula nung nagkaroon ng pandemic. Meron po kaming program, yung IPA. Siguro si Asek Melabel. Natulungan namin yung farmers at natulungan namin yung ibang institutions para bumaba po yung kanilang pag-acquire ng mga kailangan nilang pagkain. Asek Melabel, yung IPA pa. Direct ano po yung with our farmers at saka yung mga consumers. Yung binabanggit po ni Secretary Bernie na IPA is actually the Enhanced Partnership Against Poverty and Hunger, no? Doon, ito yung programa ng gobyerno where different agencies have come up together. Kasi ang ginagawa namin, yung mga cooperatives or agrarian reform organizations namin, sinatay up namin diretso with like BJMP, no? And then ang target namin yung mga DOH hospitals. Kasi yan yung mga government agencies na alam natin bumibili ng pagkain. Parati, bigas, tulay, no? Kailangan meron silang pan. So, when we tie them up through AMOA, diretso na po ang bintahan ng mga organization, farmer organizations namin, yung ARBOS namin, to the fund, to the BJMPs, to the jails, no? In which case, nasa-shortcut namin, na iiwasan namin yung, di ba, pag bumibili ka sa merkado, kung minsan meron, andun na yung trade, dahil yung problem yung in between the traders mo. Meron kaming mga inaayos pa ngayon, pero nakikita namin possible kasi diretso na ang bilihan, bumababa ngayon. Yung kumbaga, mas mababa yung diretso yung bentahan, yung difference kikitain na ng organization, no? Pagkatapos fresh and direct ang bubus na nakikuha na yung mga partner agencies namin, no? We also partner to the National Institution Council, the DepEd, or the TV program nila. So yan yung isa sa mga programa na kinupush namin ngayon through what we call the IPA, no? And then we are also focusing on what we call yung mga partnership namin, yung diretso na, no? Na we partner para yung distribution diretso na through using digital. Yan ang isa pang na-explore namin ngayon so that when that is actually kumapush natin yan, there's a big, we are anticipating, we're looking forward to a big reduction of in-between costs. Then prices may go down, and of course, whatever is in the between, kikitain ng mga farmers natin. So it goes based on consumers win and our farmers and farmer organizations win together. Okay. Sir, isang mabilis na lang po. Given the limited budget of DAR compared to DA, yung mechanization po ba ang ipoprovide ng DAR while the subsidy will come up from the budget of DA? Yun nga po, kaya ang sabi ko kanina, we can discuss it with the President-elect, BBM. No? Kailangan po yun. At sinasabi namin is, kailangan magtulungan lahat ng agencies. Kung i-compare mo nga, halos 10% lang sa budget yung binibigay sa DAR compared sa DA. No? Napakaliit po. Pero despite, dahil directly nakalink kami sa mga farmers, napapaganda po natin yung productivity. Pero limited nga lang. Yung sinasabi ni Asek Melabel, yung naging sales ng mga farmer organizations namin last year, umabot yata ng mahigit 2 billion na. Almost 2 billion yung direct
sales na yun. Yun po yung naging result. So marami pong farmer groups tayo na talagang magiging masaya doon sa mga ganyang programa with the limited budget na nabibigay sa amin. Ang sunod pong katanungan ay galing po kay Mr. Val Gonzalez ng TCRH. Lumabas daw po siya. Tawagin po natin si Ms. Gerdine Lagare ng Inquirer. Good morning po, Sirs, Ma'ams. Yung unang tanong po, kasi sa farm gate price na around 90 to 20, maangal na po yung farmers. Baka po pag ginawa natin 20 per kilo yung bigas, baka lalo po sila kumaray. And second question po, yung nitty-gritty po sana ng mega farm project such as ilang farmer beneficiaries po ang maaari mag-benefit from this project? Ano po ba yung target places to implement this project po? Yung mga ganun detalye po. Thank you. Apo, yung sagot po doon sa una, no, yung sa 19 umaaray na po sila. Talaga pong aaray yung ating mga farmers. Kasi po, sabi nga namin, napakataas po ng inputs. Kasi nga, subsistence, parang kanya-kanya. Binibili mo doon sa tindahan, sa palengke, yung iyong input. So, ilang kamay na po nagsalin-salin nun. Dito sa programa po natin, ang target natin is pababain yung cost of production at the same time, i-direct natin from the farm gate to the consumer. Bibigyan po natin ng ganong angulo. Kaya, magiging happy yung mga farmers natin at magiging happy rin yung ating consumer. Yun po ay dahil ibabalik po natin yung commercially viable production ng ating bigas. So, bali po, mapabawasan ng layers of channel? Yun po, ibig ninyong sabihin? Yun po yung gagawin natin. Gagawin natin makabago yung pagtatanim, mababawasan yung layers ng channel, at diretso po, katulad nung sinasabi ni Sec. Melabel kanina, from the farm gate to the consumers. Isa second question na lang po, sir. Ilan po ba yung target beneficiaries, I mean, number farmers na makikinabang po sa programa and saan po natin i-implement po ito? Initially, Director Garesa, gusto mong sagutin? Yeah, with the number of hectares, no, the 150,000 hectares, more or less nag-raise din siya sa more than 100,000 agrarian reform beneficiaries. And that also will include the small farmers. Kasi ang tinitingnan namin dito is focused talaga siya sa parang block farm, block farming program. We call it the mega farm. Wherein the realignment, meron tayong realignment of programs and trust ng lahat ng sectors or aid government agencies in order to come up with this output na magkaroon tayo ng 20 pesos. At sinasabi mo nga, the umaaray sila sa 19 or 17 pesos. Tinitingnan din siya natin, but because of the support of the government agencies in the production side, then maybe farmers can still earn an income, no, to the same level na tinatamang nila ngayon. Last na lang po siguro. Kahit na ipinipeg natin yung bentahan at 20 per kilo, siguro by this tataas naman yung kita ng farmers? Are we expecting that to happen? Yes, based on the study, kasi sa ngayon, normally ang farm gate price na 20, may 10, may 12, may 14. Now, with this mega farm ngayon, pwede mag-increase ngayon yung farm gate price na hindi ko mag-ano sa farm, pwede 17, 18. As long as we can forward into the consumer at 20 pesos. Nakakaw pa ho ba? At the same time, may tulong ang iba, ang government. Unlike yung sinasabi nga ni Secretary, subsistence farming, walang masyadong tulong ang government. Pupunta niya sa tindan, bibili fertilizer. Pupunta niya sa ganito, bibili ng ganito. Dito, massive production catered ang needs ng farmers. So that even at farm gate price na 17, meron pa siyang additional na advantages dun sa buong setup. Ano po kasi, yung concept namin ng mega farms is without consolidating the land, ang i-consolidate mo is the production. So, kung mayroon farmer yan na
tiguan hectares sila, i-consolidate mo yon into mga 50 hectares, no? Para maging bulk yung pag-purchase mo ng lahat. So, bababa talaga siya. Yung cost of production. Tapos, with technical support. Kasi, pag-aaralan mo, baka hindi naman kailangan ng ganito karaming fertilizer doon para magbunga siya ng ganito. Baka hindi kailangan ng pesticide na ibibigay, ilalagay mo para mag-produce siya ng ganito. So, marami po yung matatanggal natin doon sa cost of production kapag talagang tinutukan mo yung productivity ng mga farmers natin. Tapos, consolidated sila. Pati yung ano, yung gusto nga namin, kung pwede, wala na kayong nakikitang nagbibilag ng palay sa kalsada. Kasi po, makikita mo doon yung spoilage. Diba? Marami po yung pwedeng gawin para gumanda yung kita ng farmer without necessarily na nagsasacrifice yung kanilang income. Sorry kung na-miss ko po yata yung sagot. Saan po ba unang i-implement po ito? Ang implementation po nito is Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon tayong mga pilot areas. Na-identify na po ba natin yung pilot areas? After po namin mag-discuss with the President-elect, kasi po yung ang sinasabi nga namin, it's kailangan convergence of yung bawat agencies, including the local government agency. Thank you. Tinatawagan po natin si Mr. Val Gonzalez ng DDRH. Good morning po. Medyo mapangahaso kasi yung programa, kaya nakikita ko ninyo may common denominator lang ng para challenge yung konsepto ng proyekto po ninyo. Now, natanong na yung mga unang tanong na yung dato, pero paano po yung sa mechanization? Ano ang share ng gobyerno dito? Paano yung share ng land owner? At paano po yung kita para ma-approve na kikita nga talaga rito yung mga sasali sa proyekto? Opo. Clustered farming nga po ang ginagawa kami. Normal na po na nagbibigay kami ng mga support services, no? Pagbibigay ng mga traktora, pagbibigay ng mga fertilizers, pagbibigay ng... Pero ito po, ang konsepto nito is block farming nga. Mega farm ang tawag namin ngayon, no? Na ikinakonsolidate namin yung production ng mga farmers, hindi po individual. So, marami po na kailangan talagang gawin para po mapababa. Ang aim lang niya is mapababa yung production cost. At tapos direct yung magiging pagbebenta from the farm gate to the consumer. Ang sinasabi ko nga, baka nagbaliktanaw si President-elect BBM doon sa mga programa ni President Marcos before. May mga masagana, 99 nga siya. May mga katiwa store siya sa bawat mga communities dito sa Talusuran. Nakalagay ho rito sa press release po ninyo na parang ang target dito na makikisama sa initial rollout ng programa ay yung mga agrarian reform beneficiaries. Paano po ang participation ho dito ng mga small land owners, mga nagmamay-ari ng mga pribadong lupa? Maaaring pa silang makisama ho rito? Sa clustering po natin, ano, yung agrarian reform beneficiaries. Pero pagka may mga maliliit na may-ari ng lupa within the same area, ang tinatawag po namin doon is agrarian reform communities, ARCs. So lagi po natin na isasama yan sa ating mga programa na pagka sila po ay gustong sumali sa ating mga programa. Gusto ko lang susugan yung tanong kanina nung sinundan ko doon sa target po ninyo na 3 million hectares. Posible pa ho ba yun na makakita tayo ng ganong kalaki? At Luzon, Visayas, Mindanao yung binabanggit po ninyo. Ilan ho ba doon sa mga lupang binabanggit ninyo yung mga hindi nagagamit, yung mga barren lands na nakikita natin sa mga major highways na walang nakatanim, yun po ba yung binabanggit sa marami po, marami pa tayong na hindi natin nakikita.
Pero marami po yung ating mga lupa na dapat maging productive. Si Yusek, pero may paglilinaw ka. Yung sinabi ko po kanina, ang ating, of course, rice land ang papagkaanuhan natin. When you say rice land, normally yan, yung may irrigable to irrigated rice lands. Sa data ng NIA, ang irrigable lands, ibig sabihin pwedeng lagyan ng irrigasyon, ay 3.2 million hectares. 3.2 million hectares. So, out of 3.2 million hectares, ang nalagyan na ng irrigasyon doon, matagal nang ginagamit, 1.6 million hectares. Now, sa ginamit namin na parameters para sa mega farm dito sa programang belting bigas para sa mamamayan ay 150,000 hectares. So that kung i-multiply mo yan, itatap mo pa yung other na irrigated lands, lalaki yung production. Kaya ang sabi ko kanina, even yung 10 million Filipinos below poverty line na kailangan ng basic food. Kailangan ng basic food, lalabas, kaya na niyang pakainin in a year. So, yun yung simple computation ng ito. Then, yung tanong mo rin po kanina, na paano maaan yung mga ARBs. Ito kasing mga ARBs na ito, kaya tawag namin agri-reform beneficiaries, ito kasi mga nagbigyan na namin ng lupa at sa ilalim ng reforma sa lupa. So, definitely, sila ngayon ang target namin na magiging kasama sa pag-implement ng programang ito. So, sila, lugar nilang pipiliin namin kagad. Na sa nationwide, may identify na ng mga areas na pilot natin. Of course, these are first irrigated lands. Last na lang ako. Kung nakikita ho ninyo na doable ito sa rice o sa bigas, nakikita rin ho ba ninyo na maaari din ho itong i-apply sa iba pang mga farm products like gulay in the future? Opo. Nakikita po namin na talagang kailangan namin itong i-apply. Kasi nga, based dun sa pag-aaral namin, sabi ko nga, 34 years ago nung nag-start yung CARP, tayo po ay nag-e-export. Dito po nag-aaral yung Thailand, dito pa nag-aaral yung Vietnam, no? Sa Iri. Tayo po ay nag-e-export ng kung ano-anong product. No? Pero ngayon po, magtataka kayo, bakit po lahat, pati sibuyas, pati bawang, hindi ka na makapag-isa o hindi ka mag-import. Tapos, ismuggle pa yung iba. Pinapatay po natin yung ating mga farmers. Yun po ang gustong solusyonan ng DAR. Kaya po, kinag-conceptualize kami ng mega farms. Pwede po namin yan i-explain in details, mas maiintindihan ng bawat isa. Kaya sabi namin, mai-explain namin yung concept with the President-elect para magkaroon po ng convergence yung mga iba't ibang agencies para mapababa natin yung presyo ng ating mga farm products at the same time kikita po yung ating mga farmers. Maganda po yan. Gusto ko po yung last na sinabi ninyo na dito nag-aral sa atin yung mga galing ng Taiwan, kaya sila ngayon yung pinagkukuhanan natin ng local supply natin. Eh, ang tanong ko, ano nangyari? Bakit po nagkaganon sa tingin ho ninyo? Nagpabaya po ba yung mga nakalipas na namuno sa loob ng 34 years? Hindi ko po sasabihin nagpabaya. Siguro may mga nakaligtaan na dapat nating isaayos ngayon. Thank you. Kinatawagan po natin si Ginoong Robert Mano ng ABS-CBN. Sir, good morning po. Ma'am, good morning. For clarification lang po, as we speak right now, ito pong BBBM na ay proposal pa lang for a mega farm kay President-elect Bongbong Marcos based on the study that we conducted po. Apo, nung nag-announce po si President-elect Bongbong Marcos na kaya or gusto niya magkaroon ng 20 pesos na bigas para sa ating mamamayan, nagpa-study po tayo. Pero yung concept po ng mega farms, nandiyan na po yan, even before. At gusto natin ituloy-tuloy para po yung sinasabi ko na yung subsistence farming. Kasi ang nangyari po, ito, konting background.
nung 34 years ago, pagpasok ng Cory Aquino, ang clamor po noon is social justice. So yung mga farmer, bigyan mo siya ng isang hektarya, bigyan mo siya ng mabubuhay siya. So that's yung sinasabi natin, subsistence farming. So nakalimutan po natin na ang giniba natin, kung nakapagbigay po yung DAR ng 5 million hectares, di ba? More than half of it, 60% of it, mga dating hasyenda na nagpo-produce commercially. So, nag-iba po natin yung commercial production. From commercial production, naging subsistence farming, at ang gusto natin ngayon ibalik, maging commercially viable ulit tayo. Without consolidating the land, kasama po yung mga farmers natin na mag-produce, no? Maging parang mga sendero sila. At may mga experiences po yan. Sa banana, sa pinya, may tulungan po yan. Yung farmers natin, may private investors, may ano. At binabantayan po yun ng DAR. Marami na po tayong mga farmers na naging mga milyonaryo. Yun po, doon po tayo kumukuha ng mga pag-aaral. Kaya po natin nasasabi ito. At tuloy-tuloy po ang pakikipag-ugnayan namin doon sa mga farmers namin. Sir, kaano po katagal yung study na ginawa ninyo? Bakit ngayon lang lumalabas yung ganitong proposal? Considering na sa present administration which you are serving, may issue na rin po talaga sa presyo ng bigas. Gusto rin mababahin. Bakit ngayon lang lumabas yung ganitong klase ng proposal? Matagal na po namin itong pinag-aaralan. Yung mega farm po, matagal na namin pinopropose. Actually, kung matatandaan nyo, ilang budget hearings po na pinupush namin na magkaroon kami ng pondo para nasuportahan namin itong programang ito. Unfortunately, medyo hindi po kami nabigyan ng pagkakataon, pero tuloy-tuloy po kami na pinag-aaralan kung paano po natin mapapaunlad at magiging productive yung ating mga farmer beneficiaries. Kasi pag nawala po yun, unti-unti mawawala yung ating mga farmland. Ang problema natin, pag nawala yung ating farmland, island nation tayo, hindi naman po natin siguro kaya na yung food security natin. No? Maraming sa kababayan natin na pag naging dependent tayo lahat sa import at hindi natin naayos, yung kukunti na lang na farmland na natitira, magkakaroon po tayo ng problema. Nasa crossroads na po tayo actually. Kaya po kami, pinupush namin na matulungan namin yung mga farmers na nabigyan namin ng lupa para hindi nila ito ibenta at hindi ito mabago yung utilization ng mga lupa. Marami po ang nagiging problema actually. Kaya kahit saan kayo magpunta, ang daming idle land. Kasi marami po tayong mga farmers na parang nahihirapan talaga sila magsaka dahil wala talaga, kulang. Si Senator Amy Marcos nga po, di ba, kailan lang nagsabi na dapat yung Development Bank of the Philippines at saka Land Bank, bumalik na sila doon sa kanilang dapat na pauutangin o bigyan ng puhunan, yung mga farmers natin. Kasi po, hindi na talaga naging commercially viable. Sir, kapag kinausap niyo si President-elect Marcos dito sa proposal niyo ito, yung proposal niyo po ba is stand-alone, DAR ang mag-implement? Or if ever ibigay niya yung nod for this program, sino mag-oversee itong program na ito considering na nationwide po yung binabanggit niyo? Dini-discuss lang po namin itong possibility, na possible siya. It's up to the President po. Yung lagi naman po, it's a political will. Tapos sila po ang nag-decide kung paano natin to i-implement. Kami po, yung study is pinapakita lang namin at kami po ay susunod kung ano man ang sasabihin ng ating President-elect. Sir, last na lang po, dun sa participation naman ng mga beneficiaries, paano po kung may na-identify kayo na lugar at yung beneficiary na yon ayaw niya ng pala yung itanim niya, may ibang produkto. Will you require them na mag-participate pa rin or paano natin makukuha yung number of hectares natin kung mayroong mga beneficiaries na ayaw magtanim ng pala? Mas gusto nila yung madaling gulay, madaling kumita sila pang araw-araw nila. Hindi po namin ini-impose sa mga farmers namin. Ang ginagawa namin is kung ang palay ang gusto nila, tinutulungan namin sila paano
paano sila kumita sa pagtatanim ng palay. Kung gulay yung gusto nila, tinutulungan namin sila kung paano magtanim ng gulay at paano sila kumita doon. So ganun po yung aming approach dito. Hindi po tayo mag-i-impose, pero marami po tayo na talagang farmer beneficiaries na nagtatanim ng palay. Thank you. Ang sunod pong katanungan ay manggagaling kay Ms. Sheena Torno ng SMNI. Hi sir, hello, good morning. Yung akin na lang po, mini na lang po since nang start yung CARP, ilang farmers na po yung nagbigyan ng lupa? Magandang umaga po. Si Yusek Distor ng Yusek Distor ng FOO tanga si Orsiasek Joby ng Field Operations Office kapag bibigay ng detalye. Magandang umaga po, ano? Department of Agrarian Reform ay nakapagbigay na po ng around 4.9 million hectares na lupa. At ang nabibiyayan po nito ay around 2.8 million ERPs nationwide. So, ibig na po sabihin, sa kabuuan, mayroon tayo enough number of ERPs na pwedeng tumulong ito sa programa ko na. Thank you. 2.8 million po na ARP, saan-saan lugar po yun? Ma'am, taga-distribute po ito nationwide. Alright, maraming salamat po, Ms. Sheila. Tawagan mo po natin si Ms. Narisa Piscos ng DWEL. Thank you. Thank you. Sa DWEL, halos lahat na itanong na, pero dito na lang ako tutunok sa DAR. Siyempre po na sa mga farmers po tayo sa lupa. Ngayon, para po may sa katuparan yung mega farm, mega farm, isa, ano pa po ang programa or maisama doon sa mega farm na mapabilis po yung pag-supply ng mga bigas? Dahil, siyempre yan, kapag po magkatotoo yung 20 pesos, baka po yung mga medyo may kaya na rin sa buhay, baka yun na rin ang tangkilikin nila at baka tapusin po tayo. So meron po ba tayong mga technology na kailangan pa po ng DAR para po mapabilis yung pag-ani ng bigas or pagtatanim ng bigas na sa ngayon, yun naman po kailangan talaga kahit sa ibang bansa. High-tech na po yung kanilang sakakan ng bigas. So meron po ba tayong kasama dyan sa programa po ng DAR para po magkatotoo kung saan rin? Yung head po ng team na nag-conduct ng study, si Yusek Tero ang sasagot. Actually, may nakita na ho kami ng mga sinasabi nating machineries na high-tech kung tawagin niya ho nila. And second, hindi na, kahit na ho ang objective is 20 pesos per kilo ng bigas na sinasabi na sa programang 20 bigas sa mamamayan, meron pang ibang value-added chain. Hindi lang nagko-concentrate sa production ng bigas. Pwede yung ipa niyan, gawin yung charcoal, additional income. May mga ganun kaming study na sinasabay dyan sa sinasabi natin production, massive production ng ng palay o ng bigas. Okay, so isa na lang po, sir. Kung ako yung magsasaka at gusto ko rin po na mag-join para po mapabilis yung production ng ating bigas, paano po yan at ano po yung dapat kong gawin? Kasi marami na po ngayon na iba naman po ang ginagawa nila sa pagsasaka. So yung DAR, halos hindi po nila alam yung production na ginagawa po nila. So ano po ang paabot natin doon sa mga gustong magsaka rin kung sakaling gusto nila magsaka ng bigas? And sa ating pangulo po, ano po yung kahilingan pa natin para po ay magkatotoo po ito kasi maganda pong programa na ito. Tulad po ng sinasabi namin, no? Gusto namin i-encourage po lahat na actually ang dapat nating programa, hindi yung CARB, no? Siguro magkaroon na tayo ng twist. Ang dapat siguro nating gawin ngayon instead na yung distributing land, ang gagawin natin is zero idle land.
Tapos na po kami doon sa zero backlog ng mga cases. Ang gusto ko namin gawin ngayon is zero idle lang. Gawin natin productive. Kasi marami po kaming nakakausap ng mga foreigners, yung mga Koreano, mga Hapon, no? Na napakaswerte nga natin with our climate and with our fertile land na pag nagtanim nagtapon ka lang ng buto, tutubo eh, no? Bakit hindi natin na-utilize lahat? So kung maayos po natin siguro lahat ito, may encourage natin lahat na magtanim, maging productive at maging zero yung idle land na napakarami. Siguro po magiging self-sufficient tayo sa pagkain. Isa na lang po, sir, kung sakali po mga private land natin, ipagamit sa gobyerno sa DAR, paano po yung gagawin nila? Papasok po lang sila sa, nag-organize po tayo. Siguro yung tinatawag natin, ibinabalik natin yung asset level, yung agrarian reform communities. Dati po kasi meron na yan ganyang programa, yung agrarian reform communities. Pag within the area ka ng mga farmer beneficiaries, pwede ka na rin sumama. Pero dahil naging meager nga po yung resources natin, na paliit yung budget na nabibigay sa atin. Nag-concentrate tayo doon sa mga farmer beneficiaries lang. Pero kung mabibigyan nga po tayo ng pagkakataon at mabibigyan ng chance, no, yung DAR na magawin niya yung kanyang mandate, matulungan yung kanyang agrarian beneficiaries, maisasama na po natin yan sa clustering yung agrarian reform communities po. Thank you po. Okay. Natawagan po natin si Ms. Rio Araha ng Manila Standard. Hindi na po kayo okay. Alright. So, bilang pahabol, nagpapahabol na lamang po ng huling katanungan po si Ginoong Val Gonzales ng DDR. Sec, nasasabi lang po ninyo, nagawa na ninyo yung mandato nyo para mag-distribute ng mga lupa doon sa mga target beneficiaries. Nakahanda pa kayo na kayo na lang ang mamuno ho dito sa tulip this program kung sakaling yun ho ang hilingin ng ating Pangulo? Kasi hindi ba nandyan ang DAR, nandyan ang DA, nandyan ho kayo? Kailangan pang gumawa uli ng bagong departamento para ito'y pamunuan pa. Eh kung nandyan naman ho kayo, sa inyo rin ho galing yung konsepto ng program. Kami po ay nagsiservisyo lang, no? Habang nandito po tayo, kailangan nating gawin yung ating tungkulin, no? Paano natin mapapaunlad yung ating mga agrarian reform beneficiaries. At kailangan nating pag-aralan kung ano yung mga dapat na maging programa. So, kaya po ito, ipipresent namin sa ating President-elect Bongbong Marcos at nasa kanila po ang pagpapasya kung paano natin i-implement ito. At tayo naman po ay willing kung ano man po ang kanilang kapasyahan at ano yung gusto nila. Kami po ay handang tumulong at ipagpatuloy yung programa. Doon po sa mechanization, parang may nabanggit po si Attorney Ero na meron na kayong nakitang target na mga machineries. Saan po yun? O kailangan bang bumili? Di additional cost po yun doon sa... Yung pong sinasabi po natin sa PhilMEC, yung Philippine Mechanization Authority, meron po si Ron, meron din sa US. Kaya lang, since hindi nga namin pwedeng sabihin din ng brand or et cetera, kasi masasabi yan sa procurement, sinasabi lang namin na meron, na talagang makikater niya yung pangangailangan ng 150,000 hectares. Nang hindi na ho gagastos ni Sico dahil existing na ho yung machineries na yan, gano'n po? Opo. Thank you po. Alright, sir. Last na po. Tapos na po yung mga kasama po natin dito sa... ang kasama natin ng media na nandito ngayon sa Bulwagan. Ano po? Isang pahabol na lang pong online question galing po kay Ms. Malitz Muahe ng Philippine News Agency. Nasabi po niya, if DAR sees the possibility dito sa 20 pesos per kilo na bigas, do you also see the possibility of limiting rice importation? Ang target po natin dito is maging self-sufficient yung ating bansa, no? At yung importation. Although may free trade na tayo, so hindi naman natin yun inaalis, no?
Kasi meron po tayong mga kababayan din at saka mga foreigners na maraming mga rice na hindi naman natin ito locally pinoproduce. Right? Although locally pinoproduce din pala, pero at a limited capacity. So, yung rice importation po, hindi natin maalis dahil may free trade na tayo. Pero ang sinasabi nga namin, mayroon po kasing batas yung rice tariffication law, no? Na kung gagamitin lang natin ng maayos yung pondo na yun, ay matutulungan natin yung mga farmers natin at magiging maayos yung productivity at magiging self-sufficient po tayo. Okay. Follow-up question lang daw po. Doon daw po sa, pag naging 20 pesos po yung bigas, comparable daw po ba yung quality nito sa imported rice? Mas maganda po yung magiging quality kasi bago yung bigas. Yung ating imported rice, eh, puro chemicals na po yan dahil kailangan i-preserve. So, magiging healthy pa, lalo pagka naayos natin. At ang pinaka-importante sa lahat, natulungan po natin yung ating mga farmers. Yung sarili nating farmers ang natutulungan natin. Kasi pag nag-i-import ka, farmers ng ibang bansa yung ating tinutulungan. Maraming salamat po, Mr. Secretary. Yan po ang huling katanungan. Mayroon po ba kayong closing message para po sa ating mga mamamahayag na kasama natin ngayon? Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo dito sa pinatawag namin na press conference. At sana po ay may paalam natin sa ating mga farmers na kami po ay handa at laging willing na tumulong at maisaayos at mapaunlad yung kanilang pagpa-farm. Kami po ay laging handa sa pagsiservisyo para yung ating mga farmers po ay makaangat sa buhay. So maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga kasama sa media. Nagpapasalamat din po tayo sa ating mga kababayan.